So nung sa nakaraan ay ipinakita na ang pagkakakilanlan ng isa sa mga five elders at isa nga rito ay si Saturn. Kaya naman dahil rito ay marami ng mga haka-haka ang nagsilabasan at kasama na dyan ang paglitaw pa ng 11 ancient weapon na nagmula naman sa Void Century. So sino-sino itong 11 ancient weapon na tinutukoy sa theory na to? At so ayan, hi guys, ay welcome back sa channel natin. So bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman, at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. So pinaniniwalaan na nung sa panahon ng Void Century ay hindi lang tatatlo ang ancient weapon, kundi 11 lahat ng mga to. At itong mga ancient weapon na to ay hindi siya sinasabing actual na sandata o actual na weapon, kundi isang incarnation ng ancient power o ancient wills na kung saan ito yung sumasalungat o kumakalaban sa batas ng mundo. So meaning, itong mga ancient weapons na to during nung sa Void Century ay mga tao. So now ganito, nahati sa dalawang grupo itong ancient weapons na to. At ang una na nga dyan ay yung mga betrayed o yung mga pinagtaksilan. At yung isang grupo naman ay yung mga betrayers o sila yung mga nagtaksil. At so unahin na nga muna nating isa-isahin itong grupo ng pinagtaksilan. At ang unang-una nga dyan ay etong sinika, ang araw, power of creativity and creation. So dito ay hindi pinag-uusapan yung devil fruit na gomo-gomo no o yung devil fruit na nika. But instead ay etong si Joy Boy, dahil pinaniniwalaan na etong si Joy Boy at etong devil fruit na nika ay magkahiwalay na nila lang. So habang etong devil fruit na nika ay inaalaw si Luffy para ma-access etong kanyang awakening mode, ay pinaniniwalaan rin na hindi lang ito yung tanging paraan, kundi posible rin na etong si Joy Boy yung susi para ma-unlock ni Luffy etong kanyang awakening mode o etong kanyang Gear 5 state. So alam naman natin na kung sino man yung nagtataglay ng kapangyarihan na to, ay inaalaw niyan yung user nito na gawin kung ano man yung nai-imagine niya. So kaya nga posible na eto na yung pinakamalakas na kapangyarihan na taglayin na kung sino man, depende na lang kung paano mo paiiralin o gagamitin itong imahinasyon mo. At so isunod naman natin dyan ay etong si Pluto, Power of Ships. So now, pinaniniwalaan na itong si Pluto or Pluton ay isang nilalang o isang tao na may kakayanan na kausapin naman lahat ng klase ng barko. So itong si Pluto ay nakagawa ng pinakamalaking warship na kilala sa buong mundo. At itong warship na to ay nagtataglay ng personalidad na kung saan hindi nito inaalaw yung mga kalaban na kontrolin siya. So meaning, may sariling pag-iisip yung warship na yon. So now ganito, yung Pluto, yun yung tawag sa tao na gumawa sa warship na yon. At yung warship na ginawa ni Pluto, yun na yung tinatawag naman na Pluton, which is, yan na nga yung kinukonsider ngayon na ancient weapon. So now, ang dagdag pa nga rito, itong kapangyarihan o kakayanan ni Pluto na kumausap sa mga barko ay nag-i-exist din ngayon sa panahon nila Luffy. At ang candidate nga dyan ay etong si Franky o hindi naman kaya etong si Usopp, dahil may kita nga natin na etong dalawa ay seemingly kaya nilang kumausap sa mga barko o ng mga barko ganyan. At so ang isunod naman natin dyan ay etong Uranus, Power Over Sky o kung tawagin ay Weather Control. So itong kapangyarihan naman na to ay inaalaw yung user niyan na magkaroon ng complete control sa panahon. So hindi lang yan yung tipong kaya niya magpaulan o magpabagsak ng mga thunderstorm, kundi kung sino man yung nagtataglay ng kapangyarihan na to ay kaya niyang pag-initin o gawing summer yung isang buong isla na nagyayelo.
At maliban pa nga dyan, ay meron nga rin siyang command o kaya niyang utusan ng kalangitan na magpabagsak ng kidlat directly sa mga kalaban niya. So parang katulad ng kapangyarihan nito ni Enel. At so ang isunod naman natin dyan ay etong si Poseidon o Neptune, Power Over Sea. So dito ay walang masyadong nabanggit dahil kita na nga raw natin kung sino talaga itong si Poseidon, which is ito na nga yung si Shirahoshi. At nakita na rin naman natin kung paano nag-work itong kapangyarihan ng Poseidon. May kakayanan nga yan na kontrolin naman itong mga sea kings dyan sa may karagatan. At so eto nga guys, yung mga ancient weapon na pinagtaksilan. So punta na tayo ngayon sa mga ancient weapon na nag-betrayed o sila naman yung ancient weapon na nagtaksil. At so eto nga yan guys, yung 5 elders na natin, which is si Jupiter, Saturn, Venus, Mars at Mercury. So isa-isay na natin yung mga pagkakakilanlan ng mga ancient weapons naman na to. At unahin na natin dyan etong si Saturn, Power Over Time. So pinaniniwalaan na itong tao na to ay may kapangyarihan para pahintuin momentarily yung oras o di naman kaya ay pabagalin yung oras ng isang tao o ng isang bagay. At posible nga rin na itong tao na to ay may kakayanan para i-extend pa yung lifespan niya o yung lifespan ng iba. At so ayan yung pinaniniwalaan na kapangyarihang taglay nito ni Manong. At etong kapangyarihan naman na to ay pinagbasihan kay Cronos, which is God of Time o kilala rin bilang Saturn. At so ang isunod naman natin dyan ay etong si Mars, Power Over Anger o Emotion Control. So dito ay pinaniniwalaan na etong si Manong ay may kapangyarihan naman para kontrolin yung emosyon ng iba, especially yung kanilang mga galit. At so dito ay sinasabi na etong kapangyarihan na to ay pwedeng gamitin para magpasimula ng isang gera gamit naman yung galit ng mga tao. At etong kapangyarihan naman na to ay pinagbasihan etong God of War naman na si Ares. At so ang isunod naman natin dyan ay etong si Jupiter, Power Over Fate, Belief Control o kung tawagin, A Forgot Me Power. At eto nga rin daw yung pwedeng naging dahilan kung bakit nagkaroon ng Void Century. So dito ay sinasabi naman na may kakayanan o may kapangyarihan etong tao na to na ipalimot sa isang buong kingdom o pwede sa isang buong mundo kung ano man yung naisin nito o kung ano man yung nangyari sa kanila. At so dito ay pinaniniwalaan na etong kapangyarihan na to yung ginamit sa buong mundo nang sa ganun ay malimutan nila yung existence ng Lulusha Kingdom. At pwede na eto rin daw yung naging kaso kaya naman yung ibang mga isla o yung mga ibang kingdoms ay hindi pa rin alam na nag-e-exist hanggang ngayon. At so ito yung isa sa mga dahilan kung bakit nga sinasabi na nagkaroon ng Void Century. Dahil nga sa ipinalimot sa buong mundo kung ano yung nangyari during nung sa time ng sa Void Century. At so ang isunod naman natin dyan ay etong si Venus, Power Over Demons o Devil Fruit Control. So ito matindi dahil sinasabi naman dito na etong si Venus naman may kakayanan siya para nga pahintuin o kontrolin etong mga devil fruits na to. At so dito ay sinasabi na etong si God Shukra o kilala rin bilang si Venus ay may kakayanan nga para patigilin lahat ng kapangyarihan ng devil fruit power. Pero within lang dyan sa vicinity niya. At so after nyan ay isunod naman natin etong si Mercury, Power Over Distance o Teleportation. At etong kapangyarihan naman na to ang pinagbasihan ay etong si Hermes o kilala rin bilang si Mercury na siyang messenger ng mga Diyos. At so pagkatapos nyan ay eto namang si Luna, Power Over the Moon. So dito ang sinasabi na etong kapangyarihan ng Luna ay yung kabaligtaran naman ng kapangyarihan ng Sun God, which is yung creativity o yung creation. So pinaniniwalaan na itong kapangyarihan ng Luna ay nire-restrict itong creativity o yung imagination ng kung sino man. So dito parang sinasabi lang na itong si Luna, siya yung direct link kalaban ng Sun God. Pero pagkatapos niyan ay punta na nga tayo dito kay Gaia, Power Over Earth. So dito ang sinasabi na itong si Imusama yung nagtataglay ng kapangyarihan ni Gaia, Power Over Earth. So meaning ay may ability etong si Imusama na manipulahin etong mundo at
kaya niyang mag-create ng isla at kaya niya rin mag-destroy o sumira ng isla katulad nga ng ginawa niya dyan sa may Lulusha Kingdom. At so ayan ay so far sila nga guys yung sinasabing reincarnation ng 11 ancient weapon during nung sa may Void Century. At so ayan ay kayo ba guys ano yung masasabi niya patungkol sa theory na to? Pa-comment na lang dyan sa may baba. At so ayan lang naman at ulit guys kung meron kayong mga prediction sa kung ano naman yung mangyayari sa next chapter ay pwede niyo rin i-comment dyan, i-share sa amin at itry natin na ipakita yan o ipalabas dito sa channel natin. So yun lang naman at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.